morning, guys! Laba mode na naman ako. Ang dami ko na namang labahin. Tambakers. Tanghali na ako nagsimula at ang dami ko pang inasikaso dito. And sobrang lakas ng ulan kanina. Kaya sabi ko baka hindi matuyo yung sinampay. Kaya hindi sana ako maglalaba. Eh ngayon, medyo umaraw na. Kaya yun, naglaba na lang ako. Wala nang maisuot yung isa. Nagtatrabaho si Papa. Si Papa, asawa ko. Yung isang papa ko naman, papa din kasi tawag ko, father ko naman. Sasabihin ko na lang para pag nagsasalita ako pagka yung tatay ko, si father na lang, kaya si tatay ko. Ganun na lang yung papa ko. Hindi parehong papa yung itatawag ko kasi yung iba sa inyo nalilito sabi, ay, asawa mo pala yung papa ang tinatawag mo. Kasi papa din yung tawag ko sa papa ko eh. So ayun, so ang update dito sa bahay, nagsimula ulit siya doon sa may dulo. Nagkatubig nga eh. Sisimula na ulit siya. Sobrang ano, lakas ng ulan kagabi, magdamag, tapos ngayong umaga, kaya ayan, nag-i-stack dito yung tubig, oh, sa harapan. Kakunti na pala yung buhangin natin, baka isang halo na lang, dalawang halo na lang yan. And alam nyo yung ano, halo blocks, may sizes pala yun. Ayan oh, yung size nito ay 5, malalaki ang butas, tsaka malapad siya. Yun yung unang ginamit dito, sa tapos na yung dalawang kwarto, tsaka ito. Lahat yan, ang size niyan, 5. Kaya sobrang taksa daw sa, ano, sa semento tsaka buhangin yung pagpalitada, sobrang taksa niya. Kaya magastos pala, kasi gawa nun. And, ito naman, ang binili na namin 4. Medyo manipis na siya, ayan, medyo manipis na yung, hindi na malapad, tapos maliliit na yung mga butas. Tapos itong malalaki, ginamit na lang sa ilalim, dun sa kabilang ginagawa niya yung, ayun pa oh, meron pa dyan, mga 6 pa yung mga nandyan. Kukunin natin maya maya. And dito merong mga nag-aayos ng internet, daming sampay kay Papa yan. Yung ano, Converge, meron nang nagkakabit dyan yan, yung mga wire na yan. Ayun, mga paalis na. Naglalagay na sila ng linya. Magkakaroon na kami ng internet dito, sana nga, kasi mura-mura yun eh. Tsaka mabilis, malakas yung signal. Dito dito mo ginamit yung 5 ano, 5 yung ilalim nito, tapos yung ibabaw ay 6. Ayan, medyo maliit-liit yung mga butas. Tsaka manipis-nipis. Yung ilalim, medyo makapal. Gawa ng, ano yun, 5 nga. Tapos dito pa. Punong-puno to ng tubig kanina. Hindi ko na nga nabidyuhan eh. Punong-puno yan ng tubig gawa ng ulan. Buti nga bumaba na. Ayun, nasimulan niya ng lagyan ng hollow blocks. Pagod na naman. Marami pang hollow blocks. So, kaso kaunti na yung ano natin. Buhangin tsaka semento. Iisa na. Baka hindi na muna tayo magpabili. Baka maubusan tayo ng allowance. Iisa na oh. Ha, pagod na naman si bossing. Bili ako merienda guys. Tsaka magbabalaw ako na nilalabang ko doon. Maya-maya ulit.
nagpapantay lang pala yan yung hollow blocks ha, dito tapos dito, tapos nagpalagay kami dyan ng pintuan ito sa likod ng hollow blocks na yan pang para papunta sa dirty kitchen kung magpapalagay man. Dami ko nilabhan, pagod na pagod, dami sampay, natutuyo at mainit ngayon, hindi umulan, kahapon umulan eh. Pagod. Ubusin lang to. Kasi wala na kaming semento. Kalahati na lang. Bibili pa ulit. Humiram yung kapatid ko ng isa. Bibili pa daw. Pagkatapos noon, tigil muna tayo. Paka tayo mawala ng allowance. Wala pang work. Pagod na yung isa dyan. Nga pala yung nagsasabi na bakit inuna daw yung bubong. Meron akong vlog nito guys eh. Kung hindi niya pa napapanood yung nagtanong. Meron akong vlog nito, bakit inuna ko yung bubong? Well, para sa akin, mas maganda nga na inuna ko. Tingnan mo ngayon na kahit umuulan, umiinit, umaaraw, nakakapagpatrabaho ng pakunti-kunti. At saka, natirhan na namin. Kasi kung pinauna ko yung mag-hollow blocks, di ba ganun kasi yung standard? Yung papalagay ka muna ng mga hollow blocks, paikot. Parang pantay-pantay sila na ganito. Yung parang ganyan, paikot na ganito muna. Kung pinagawa ko yan, di hanggang ngayon puro hollow blocks lang ito nang hanggang doon sa taas. Di hindi pa namin matitirahan. Kaya, mas maganda na yung mga magpapakunti-kunti dyan na magpapagawa ng bahay. Pwede nyo unahin yung bubong at saka pauna-unang isang kwarto, sunod na kwarto. Para at least meron na kayong matitirahan or malilipatan kapag ganito na hindi nyo pa kayang ipatapos yung buong bahay. Kasi ganun yung ginawa ko. At least ngayon, di ba? Dito na kami natutulog. Kahit hindi pa siya tapos, pwede na namin siyang tirahan. Mas maganda na may bubong na. Kasi ang bubong, yun ang pinakamahal. Yung gagamit ng ganito, yung ganyan. Pag ganyan yung gagamitin nyo, talagang ano, mabigat sa bulsa yan. Yung metal na yan. Ang kapal niyan eh. Meron ditong upuan na ginawa kami. Ayun. Yan. Yun yung tira-tira. Tira-tira yan nung ginawa na bubong dito sa taas. Ginawa na lang nila. Dalawa yan. Ay, tatlo yata na ganitong upuan. Tapos isang maliit para dun sa labahan. Sobrang pawis na pawis ako guys. Basang-basa yung katawan ko. Pakahalataan yung pawis na pawis na. So ayun, sobrang maire-recommend ko yun para sa mga hindi pa ganun kalaki yung budget na unahin yung mga biga, unahin yung mga poste, tapos pabubong. Para siyang ano nga, ang dami nga nagsabi para daw parking lot, para daw siyang paradahan ng sasakyan, garahe, para daw siyang ano. Pero okay lang. Kasi ngayon ko na yung advantage niya na mauna yung bubong. Gumagawa sila, hindi sila naiinitan, hindi sila naarawan, hindi sila na uulanan, kung uulan man, diba? So, okay lang na sabihin nila na parang garahe yung bahay. Matatapos din naman to, magiging bahay din naman to. Inuna lang namin yung bubong. Para nga ganyan, kahit pa konti-konti na may nagtatrabaho is hindi maaabala. Halimbawa, umuulan, hindi maaabala, hindi mapapatigil, di ba? And maraming advantage yun, guys. Tingnan mo, nagiging sampayan dito sa loob, hindi mababasa ng ulan. Tapos, nagiging tambayan din dito. Sobrang hangin dito, guys, yung mga nandito nakatira. Dito sila nagtatambay sa loob. Yun nga, garahe. Garahe ng motor, garahe ng kung ano-ano dito sa loob. Pero okay lang kasi at least mayroong nagiging advantage yung nauna yung bubong niya. So, ayun yung masasabi ko doon sa nagtanong kung bakit nauna. Kung bakit nauna yung bubong natin. Ay, tanong ko lang pala, ano yung Furlin? May nagtatanong kung magkano yung bili ko sa Furlin. Ano ba yun? Hindi ko alam kung ano yun, guys. Kaya hindi ko siya masagot kung magkano yung ganun. Kasi hindi ko alam. Yung isa sa likod ko, busy. Malapit na naman, dalawang patong na lang. Pantay na siya. So, magiging ano naman na tayo ngayon, parang kulungan ng baboy. Parang kulungan na tayo ng baboy kasi tigkakalahati lang. Papatigil ko muna yan kasi baka wala na tayong makain naman at mauubos na yung ating budget na pinambili na natin lahat ng ating nandun, materyales. So, baka sunod na buwan ulit pag sweldo ko ulit sa YouTube. Saka tayo papabili ng materyales. Antayin lang namin yung isa pa na semento kasi hiniram nung kapitbahay yung isa nito. Pagka naibigay na yun, papatapos ko dito sa may harap, ito. Para dun sa bintana, tsaka sa dito sa kabila. May bintana dito, tsaka dito, tsaka doon sa kabila pa.
Tapos doon meron din yung bintana, tapos yung pintuan dito sa may part na to. Tapos dito yung kusina sa papasok dyan, yung kanto na yan, papasok. Basta malalaman nyo yung mga design-design niya pagka natapos-tapos na tong bahay. Ito na lang yung natira sa grocery natin. Avocado. Isang itlog na lang. OMG. Dito wala na. Isang bawang na lang. Kailangan natin magpa-grocery ulit. Yung toyo, meron pa naman. Patis. Yung mantika natin, ubos na rin. Kunti na lang. Tsaka yung sardinas na lang. Tsaka isang corned beef. OMG. Yung gatas at aksukal, ubos na rin. Wala na itong mga laman. Ay, bulate. Wala na yung mga laman. Patay. Bigas meron pa dahil may relief time na dumating nung isang araw. 4 na kilo yan. 2 tig 2. 2 kay Papa sa father ko. Tapos yung 2 dito sa bahay sa amin. Tapos yung hindi pa namin na mga ano pa lang nababawas dun sa bigas na binili natin na isang sako. Mga 10 kilo siguro. Wala pa. Magpapagrocery na ulit tayo kay Karen. Wala na tayong grocery dito. Kaso nasa bundok pa siya. Hindi ko alam kung kailan sila bababa. Nandun pa rin sila sa bundok. Baka susunod na araw bababa na sila. Sasaing na kami. Ito na. Ito na. Wala kaming ulam. Di ko alam kung anong ulam namin. Walang mapag-utusan dito bumili ng ulam. May music pala. Baka makapiright tayo. So magpapaalam na ako guys. I-end ko na yung vlog dito. Bukas ulit tayo mag-update. And bahala na kung anong ulam namin mamaya. Habang maliwanag pa mag-end na ako ng vlog. Salamat ulit sa panonood nyo. And don't forget to like kung na-enjoy nyo yung vlog natin today. And sana na-enjoy nyo nga. And don't skip ads for me. Tulong nyo na rin sa akin. Hindi naman. Joke lang. Kahit isa lang. Ayun. Subscribe daw. Subscribe. Ayun. Bye-bye guys. See you tomorrow. Bye-bye. Oh, bye-bye. Subscribe.